Hi guys! Sa video na to, gagawa ulit ako ng isang outdoor bench. Pero ang twist nito is lalagyan ko siya ngayon ng armrest. So, let's go! Bali, same as before, pallet woods yung gagamitin ko. And magsistart ako sa pagtatanggal ng mga pako. Let's go! Bali, yung measurement na sinunod ko dito is same nung unang upuan na ginawa ko para doon sa aming terrace area. And dahil nga scrap yung ginamit natin na kahoy, hindi pantay-pantay yung measurements natin dahil nga wala tayo nung mga trimmer or planer. Pagka sinilabanan ko yung paleta, bubuka lang yung gagawin ko. After kong mag-cut or maglagare, mag-assemble na ako ng ating frame. Bali, same as always pa rin, ang style ko, lagi ako nag-pre-install na ng mga pako para at least pag-build ko or mag-assemble ko, dire-diretso na. So, let's go! Bali, sa pagpapako, ay try na pantay-pantay pa rin yung installation ko ng pako para maganda pa rin silang tignan. Siyempre, gagamitan natin siya always ng wood glue. Ayan, stick well. Para mas matibay yung joints ng ating projects. Make sure din na always flat and square yung aking pagpapako para maganda. Olap, nakaharang ka na naman dyan. Uy, huwag ka dyan. Hanap. Doon ka sa loob, bili. Move, move, move! Uy! Move, move, move! Storbo ko na naman. Lukan sa loob. Doon na, bili! Pasok ko na doon, bili! Pasok sa loob. Move! No! Napakagaling ni Olap. Ang galing mang istorbo. Bali, yung dimension pala ng paa is 17 inches pataas. Then yung depth nito is 17.5 inches. Bali, yung haba ng upuan guys is nagdepende ako dun sa sukat ng paleta. Kasi minamaximize ko lang yung stocks ko na kahoy. Thank you.
yung ating DIY bench. So, let's go. Bali, ang ginamit ko pala dito is 100 grit and 80 grit na sandpaper. Kasi maraming part itong kahoy na to na medyo bukas or biak. So, mataas yung possibility na makasalutsod. Kaya, ayan, niliha ko siyang mabuti. And yung pointed corners, niliha ko rin yun ng mabuti. Bali, as always, guys, sa pagliliha ko natatagalan kasi nga, I make sure na nakinis yung kahoy para maiwasan yung saludsod. Para mabilis. So, ito na siya guys, after ma-build or after ma-assemble. Makikita nyo, nilagyan ko siya ng frame or ng support sa lower part para hindi siya maging shaky. Then, lagyan ko din siya ng support sa may ilalim para hindi masyadong mag-take ng pressure itong seating area. Ayan. So, ito na siya guys, after maliha. Aww. Ayan. And, next is varnish na lang, pero hindi pa ngayon kasi mahirap bumili ng varnish. Ayan. Makinis na siya. Then, dahil nagustuhan ni Mami, nagpagawa pa siya ng isa. So, dalawa na yung ginawa ko. So, yun na yun guys. If ever nagustuhan nyo itong video na to, please do press yung like button. Comment if ever may suggestions. And subscribe ka na sa channel ko para maging update ka sa lahat ng uploads ko. So, yun lang guys. Thank you. Thank you.